I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Ayan, mayroon tayong upload videos, update sa inyo. Eh, alam nyo naman mga kababayan na pinupo na ng mga congressman yung fake rally dyan po sa Liwasan, Bonifacio. Alam mo, sabi ni ito, si congressman na ito guys, no? Sabi niya, 2028, malayo pa, saka na lang daw mag-rally-rally, diba? Tama nga naman siya mga kababayan, why not na hindi na lang tayo focus, ha? At tumulong sa current administration, magkaisa, sanib pwersa lahat, anumang klaseng kulay ka, para tulungan si Pangulong Marcos Jr. Guys, nakikita nyo naman ang effort ng Pangulo. Grabe. Grabe yung effort niya. Naglalakbay siya sa ibang bansa para lang manliligaw, para lang manghikayat ng mga foreign investor dito sa Pilipinas, at hindi naman po siya nabigo. Hindi lahat po nang nakausap niya eh nag-invest, pero mas marami talaga ang talagang nag-invest dito sa Pilipinas. Sa mga nakuha niyang investment, lahat 'yan po ay mangyayari. Hindi man siguro iba, matras man siguro dahil nga sa problema natin dito sa economic provision, yung restriction, ayaw ng mga banyaga. Pero mostly marami talagang nag-invest. Eh research na lang po kung magkano po ang pumasok sa bansang Pilipinas since na umupo si Pangulong Marcos Jr. Magkano po ang invest na kanyang nakuha. Ang pinakamalaking nag-invest sa Pilipinas ay walang iba guys kundi ang Germany. I-research nyo na lang para kompleto, Ricardo. Mahabang basahin kaya much better. Makita nyo dalawang mata nyo para sigurado kayo. Baka sabihin nyo naman sa akin, peki news, bayaran ako. Yan ang akala nyo. Alam nyo, pag supporters ka ni Pangulong Marcos Jr. at Marcos loyalist ka, walang bayad-bayad yan guys. Kusang loob po namin ang sumusuporta. Hindi namin kailangan ng bayad. Ang importante sa amin mga kababayan ay yung suportahan namin ang mahal na Pangulong Marcos Jr. Kasi para naman po sa lahat yan. Pag i-spread namin ang mga good news at magandang nangyayari sa Marcos administration, malaki po ang maitutulong yan sa ating mga kababayan kasi may updates po sila. So dahil dyan mga kababayan, ay talaga namang politika ang ginawa nilang rally dyan. Hindi naman kay Pastor Kibulo yan. Kay Pangulong Marcos Jr. yan, nagrarally kay para banatan, di ba? Obvious ba? Nakikita nyo? Maagang pamumuliti ka? Kasi ganun talaga, pag malapit ng eleksyon, 2025, ayan, banat pa more. So, yun guys, panoorin nyo itong sinabi ni Congressman Agoy. See you again on my uploads video. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. Eto na. Yes, akala ko economics lang to, pero naging politika. In terms of statistics, in the history of the Filipino, nakikita po natin na mapagbigay ang Filipino. So, sa midterm period ng isang presidente, pinagbibigyan po lang ang Filipino. So, lahat po na nag-atake sa isang presidente during the midterm ng presidente, yung first 3 years niya, ay buwabagsak sa popularity, buwabagsak sa politika. So, sabi nga ng kasama natin, Assistant Majority Floor Leader Ortega, napakaaga, 2025 ba eleksyon, ngayon na nagrarally na sila. And kung bumalik tayo sa EDSA Revolution, ayun po ang inumpisahan. So, it's antique page, no? They cut and paste and try to put in this time na madali ang social media. So, hindi na siguro natutugma. It's a contradictional in terms of personality. Nagtutugma yung prayer rally ngayon na
ang dami-daming potential na investments na nakukuha ni Presidente Bongbong. Kausap ko po mga bankero sa international at saka they are bullies on our economy because we have one of the most populated countries in Southeast Asia. We have an educated workforce at tumataas na po ang sweldo sa China. So, nagsisilipata na yung mga manufacturing jobs to Southeast Asia. Mas gusto ng mga investor dito sa Pilipinas. Kaya economic provisions ng Constitution ang binibigyan natin ng attention. So, again, sana yung mga political rallies according sa COMELEC period na lang. Saka na muna mag-rally-rally at saka hindi na gamitin in God's name yung mga whatever personal or political objectives. Maraming salamat po.